ilabag mo ang batas sa pagtatanong tungkol sa outside world. Ala, napanood niya po. Maganda po. At ikaw naman, Jem, ay may sinabi ka tungkol sa nominasyon. Give 2 points to Keisha because hindi niya po i-slice ng maayos. Bawal yan. Kinatatakutan ko kasi talaga yung manominate kasi hindi ko alam kung meron ba talagang sasuporta sa akin sa labas. Kasabay nito, sumabak ang ibang housemates sa huling Golden Circle Challenge. Dahil mayroon pang 5 Golden Circles, 5 sa inyo ang maaaring manalo at ang isa sa inyo ay matatanggal. Sa pagtatapos ng hamon, nagtagumpay sina MJ, Mitch, Tan, Sheena at Keisha. Habang nabigo naman si Ashley at napabilang sa listahan ng mga nominado. Sa pagbubukas ng botohan kanina sa PBB 8 Gold, sino nga kaya kina Alfred, Gwen, Shoichi, Yen, Jem at Ashley ang maliligtas na Yulinggo? Kinagabihan sa bahay ni Kuya, matapos ang lahat ng Golden Circle Challenges, nakumpleto na ang mga housemates naligtas sa nominasyon. Congrats! Pero housemates, may isa pa akong matinding anunsyo. Noong nakaraang linggo, ang bilang ng mga lumabas ng bahay ay 2. Sa linggong ito, gusto kong ipaalam sa inyo na ang bilang ng nominado na lalabas ng aking bahay ay 3. Tapos ang mabigat na anunsyo ni Kuya. Oh. Girls, 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 kami mo na. So, ngayon, kung may 3 man lalabas, siguro din natin na tayong 14 dito, hindi na naman tayo matatalo sa weekly task. Yes. Parang make the most out of your stays na lang sa 6. Tsaka ano lang, always pray lang, tiwala lang talaga kay God. Tapos yun, parang be positive lang always. Wag nyo hayaan papasok ang negative vibe sa inyo. Enjoy natin hanggang nandito pa. Tama. Yeah. Tama. Let's go! Yeah! Otso. Otso. On 3, 2, 1, Otso! Love you guys forever and ever! Oh. Ilang saglit pa ang huling housemate na napasali sa listahan ng alangani na si Ashley, hindi mapigilang isipin ang paparating na eviction night. Grabe ngayon kasi 3 yung alis. Parang ikaw. Kuya. Still not going out. Promise. Is it my time to go? Is this the end of my journey? Why 3 people? Why does it have to be that much? Because it's not gonna feel the same anymore, Kuya. So I felt very scared for all of us, especially for me, because I could be one of the people that could leave the house, Kuya. So scared for me and for the other nominees. 50-50, pre. Positive. Basta nandiyan lang yun si God para gabayan tayo. 3 yung lalabas. 3 rin yung naramdaman naming sakit. Nakakakaba ko yan, nakakatakot. Ang hirap tanggapin ko yan. Fred, okay ka? Yo! Hindi mo tayo. Pasyang kulit natin. Let's get it. Iniisip ko na lang po na sana maligtas po ako this week. Ma-enjoy po na habang nandito pa ako, Kuya, at positive po, Kuya. Yun po yung iniisip po na sana hindi pa ako makalabas. Si Yen patuloy na pinagagaan ang loob ng kapwa nominadong si Gwen. Muna isipin yung nominees. Ako mo release dito. Huwag mo na isipin yan! Kung lalabas tayo, di lalabas! Oo. Alam mo, tsaka, alam mo, be thankful.
Kasi siyempre, nakapasok tayo dito eh. Yes, I'm super thankful. Huwag mo na isipin yan. Nangibabaw pa rin po sa magiging positive ko po, kuya, kung ano man po mangyari. Pasalamat pa rin po ako, kuya, kasi naranasan or na-experience ko po, kuya, ang buhay po dito sa loob ng bahay niyo po, kuya. Kaya mo yan. We can do it. Ako, basta sabi ko, iniisip basta, ko na lang. Basta positibo lang, God. Kung matanggal ako, yung positive nun, makakapiling ko na yung mga mahal ko sa buhay. Oo, yun nga. Positive naman na magstay ako, patuloy ako sa laban ng pangarap ko. Ayoko na kasing itanim sa isip ko na okay lang na okay na ako na nakapasok ako dito. Tayo dati, makapasok na ako, okay na. Pero parang na-realize ko nandito ako, parang gusto ko pang magstay. Para pong ang hirap pala na first time ko pong ma-nominate kasi kuya, tapos automatic nomination pa. Tapos kung di ako na-automatic nomination, naipaglaban ko man lang sana yung position ko dito sa bahay niyo, kuya. Napangalanan na nga ang final list of nominees ngayong Linggo at mas tumitindi rin ang laban dahil sa second eviction night ng Batch 3 sa Linggo ay triple eviction ang magaganap. Yes, mga kapamilya, tatlong housemates po ang tuluyan ang lalabas ng bahay. At nasa inyong mga kamay ang kapalaran ng anim na nominadong housemates. Sino nga kaya kina Alfred, Ashley, Gwen, Jem, Shoichi at Yen ang gusto nyong iligtas? Bukas pa rin po ang linya ng botohan, kaya naman remember, vote wisely. Hindi nga nagtatapos dito ang big happenings dahil sa darating na Linggo, isang matinding pasabog ni Kuya ang muling yayanig sa takbo ng laro sa loob ng bahay. Ang Pinoy Big Bakbakan! Ano nga kaya ang exciting na kaganapang ito at ang ibang detalye tungkol dito, sabay-sabay nating tututukan bukas. Hello Philippines and hello world! Hindi lamang ang hamon ng nominasyon ang hinaharap ng mga housemates ngayong Linggo dahil todo rin ang pagpupursigi nila na mapanalunan ang kanilang weekly task na may kinalaman sa sitting basketball at sitting volleyball ngayong Linggo. Kaakibat nito, inimbitahan din ni Kuya ang mga special na bisita upang magsilbing coach ng ating mga housemates at yan ay ang ating ex-PBB housemates na sina Gerald at Michelle. Ngayong araw, sino nga kaya ang tututok sa girls at ano nga kaya ang special na task ni Lance para makita ang number one coach sa buhay niya? Ang buong kwento, narito, panuurin nating lahat. Matapos ang volleyball training kasama ni Coach Michelle, pinatawag ni Kuya ang captain at co-captain ng girls sa confession room. Angela Tian, sa puntong ito, pag-usapan niyo ng mabuti kung sino ang pipiliin ninyong lima at kung sino yung hindi makakapaglaro. Okay po, Kuya. Timbangin nyo ng mabuti ang lahat base sa mga obserbasyon ninyo kanina. Matapos makapag-usap ni na Angela at Yen, tinipon nila ang girls para sa kanilang desisyon. Hiningi na ni Kuya yung desisyon sa amin dalawa na yung about di mga five lang girls yung maglalaro. So, pinag-desisyonan at pinag-usapan to namin. Hiningi din namin yung opinion kanina sa kay Ate Mitch. Nag-base kami since ikaw parang meron ka. Nagka, di ba may ipilay ka sa hands sa larong to is yung power ng arms and hands natin. So medyo hindi natin kailangan ng legs, di ba? Pwede naman natin isali si Gwen, pero hindi natin masasabi kung gaano katagal yes. Or gaano kabilis yung paggaling ng kamay mo. And second pa is sa pag-serving, medyo parang nahihirapan or medyo parang hindi mo pa siya gamay ba? Safety comes first. Safety comes first, tama. Saka wag mo salang isipin na porket, eh, wala ka nang matutulong sa task. Hindi naman yun. Kanina nahirapan talaga ako. Siguro, magagawa ko naman sana na maayos kung di lang talaga. Oh, yun kasi, nga. Yun nga. Kinokontrol ko din kasi yung pagganon kasi nga, takot din ako. Medyo nalungkot po ako kasi siyempre po, hindi po ako makakatulong po sa weekly task po namin. Iniisip din nila yung safety ko, kuya. Maintindihan mo yun. Magsana sumamaloob mo sa amin. Kinabukasan, ang mga abalang housemates walang kaalam-alam na isang bisita muli ang kinausap ni kuya para tumulong sa weekly task ng girls. Hi, kuya. Eliza, maligayang pagdating sa aking bahay. Maraming salamat po sa pag-imbita sa akin, kuya. Kaya kita inimbitahan dito ay dahil mayroon akong ibinigay na task para sa girl housemates.
sila ay kailangang makapaglaro at manalo sa isang volleyball match. Ihingi ko rin sana ang tulong mo para mabigyan mo ng training, ng tips, at makapag-mentor or coach sa aking mga housemates. I accept the challenge, Kuya. Mabuti naman kung ganun. Kahit na may twist yung volleyball na gagawin nila. Ano po ba yung twist na yan, Kuya? Dahil ang gagawin ng mga housemates ko ay sitting volleyball. Hindi ko pa po natatry nang nakaupo na nagbo-volleyball. So parang Kuya ako ata po yung na-challenge dito. Matapos kausapin ni Kuya, pinuntahan na ni Eliza ang housemates. Gagano na naman. Oh. Hi! Nag-uusapan parang Eliza Valdez na po agad yung may isip ko. Kuya, tas na siya, pinapapanood ko po siya sa TV, sa mga social media sites, Kuya. Nagpunta na ang girls sa activity area kasama si Eliza. I'm happy po that she was there because that means more practice, more lessons with a professional volleyball player. So she was super helpful for all of us po. Kailangan, pag naka-lock talaga tapos. Pag forward. Hindi lang hands. Kasi if legs. Hands yung ginamit nyo, pupunta kung saan-saan yung bola. So pag ginamit nyo yung legs nyo, move forward. Yan. Klaro po siya. Magturo po sa amin ko yun ng mga skills. Pag naglalaro po ng volleyball. Bend ka lang. Tapos bend, push off. Okay. Sunod na nilang sinubukan mag-training habang nakaupo. So pagka-throw nyo, so kunwari, the comfiest na way. Yeah. Not here. Kasi hindi niya talaga may... Pag nakaharap kayo, sa harap niya lang. Throw it in front of you. Ah, so good. Nice! You're hitting it right. Pagdating po sa pagtuturo niya po, hindi po siya medyo strict po sa amin. Siya nang dapat yung bola. Yung bola mo. Okay. So dapat nandiyan sa may harap. Just hit. Thank you. Okay. Pagka ganyan, try niyo yung taas ng konti. Tapos... Tsaka niya siya i-hit. Kapag may mali po kaming ginagawa, kinokorrect niya po, Kuya. Confidence. Once you throw the ball, think na kayang-kaya mo ipasok, ha? Sige po. Good try! Okay, Jeff. Para mas masanay pa sila sa volleyball game, si Eliza nakipag-friendly match sa girls. Gina. Yo! Ah! Ay, what? Hello? Ako lang yung nag-celebrate, guys. Pag ganyan dapat okay yung celebration talaga. Kasi it's hard to get a point talaga. So you celebrate every point. Oh my God. Bye, Angela! Ah! Palikin na lang. Talaga tayo ng arm nail. Yan ba ko? Good. Ah! Ilang sandali pa. Housemates? Go! Oh, yeah. Tapos na. Ang oras para turuan kayo ni Eliza. Thank you so much. Goodbye. Kahit ilang times lang sila nag-aral ng volleyball, Kuya, madami po talaga silang natutunan and very determined po sila, ibibigay nila lahat. Thank you. Good luck. Sana magawa niyo yung ano niyo, weekly task niyo. Maraming salamat sa oras na ibinigay mo para sa aking mga housemates. Thank you din po, Kuya. Sigurado ako ay marami silang natutunan sa'yo. Sana po, Kuya. Salamat po. Susunod! Meron akong task para sa'yo. Kailangan mong makashoot ng 88 three-point shots. Okay po. Pero kailangan mong tapusin ito sa loob ng 88 minutes. Charo! Kasi 2 straight weeks na kami talo sa weekly task. Tatanong ka sa akin kung maaari ba kayong magkaroon ng ensayo. Opo, Kuya. Sige po, Kuya. Please, kailangan po talaga namin kasi papalapit na po yung weekly task kaya tapos di pa kami nakapag-practice yung 5 po, Kuya. O sige, pagbibigyan ko kayo. Ay, thank you po, Kuya. Pero, bago yan, meron akong task para sa'yo. Sige, Kuya. Bigay mo sa akin, Kuya. Gagawin ko. Itong task na to ay
para mabigyan kayo ng special advantage para sa inyong weekly task. Sige po. Gusto mo ba nun? Opo kuya, syempre naman po kuya, para mas madaling manalo kuya. Para sa kanyang special task, kinakailangan makapag-shoot ni Lance ng 88 beses mula sa 3-point line habang nakaupo. Para manalo, kailangan niya itong magawa sa loob labang ng 88 minutes. Maaari kang pumili ng dalawa mong kasamang boys para tulungan kang pumulot ng bola. Pero dalawa lang sa kanila ang pwedeng gumawa nito. Sige po. Kaya ba? Kaya po kuya. Kaya-kaya po. Paglabas ng confession room, agad na naganda si Lance at kinausap ang kanyang teammates. Guys! Kailangan ko ng dalawang rebounder. Ako. Kaya ko na siya. Sige, sige, mo lang. May special advantage na tayo kung magawa ko yun. Kaya mo yan. Thank you po. Good luck. Advantage sa weekly task kapag ano. Ilang sandali pa, pumasok na sila sa activity area. Ah, nagal mo dahil? Magdan mo lang. Oh, Lance! Lance, ang oras mo ang magsisimula na. In 3, 2, 1, go! 1-0. Nice! Ayaw, wait lang! Ah, wala. Para naman to sa ikabubuti ng team, tsaka gustong-gusto ko talagang manalo po kuya. Siguro ako talagang pinakagigil sa amin na gusto na talagang manalo po talaga kuya. Lalo na parang advantage po ngayon yung weekly task sa akin po kuya. Wait lang, huwag niyo mo na ipasa. Oh, hintayin mo ako makarelease. Ah, wala! Yung dad ko po nag-inspire sa akin maglaro ng basketball kuya kasi para may tama siyang mindset na never talaga siya natalo. Kasi when I listen to my dad, talagang maganda yung laro ko. Pre! Oh. Boarding! Shot po talaga, sobrang sarap po sa feeling kuya. Binabaliwala ko na lang yung mga negative thoughts po, positive. Kaya po pumapasok yung mga tira ko. Binabaliwala ko na talaga yung mga missed shots. Yes. 16. May rebounder po ako, hindi pa ako naubusan ng bola. Pinapadali po nila yung challenge ko kuya. Sobrang laki po ng tulong nila kuya. Yung style po kasi namin is every 22 main 3 points kasi magpalitan ko ng rebounder pero hindi po nakakapagod. 23! Siyempre, tiwala po ako kay Lance na magagawa niyo yun pero niniisip ko rin po na sobrang pagod po nun. 5 din na po na. 5. Pasa! Lance! Ilan na! Ilan! Boarding pre. Nice ka pre! 7, 28, 29, 30 na, 30! Habang porsigido si Lance sa kanyang task, hindi niya alam sa confession room, ay kausap na ni Kuya ang isang taong special sa kanya. Maligayang pagdating sa aking bahay. Maaari bang magpakilala muna kayo? Ako po si Roy, ang daddy ni Lance. Kumusta naman si Lance bilang anak? Kuya, mabait naman po siya na bata. Never pa po kami nagka-problema, anything about sa school. Kami po kuya, ni Lance, para po kaming magbarkada eh. Sa ngayon po kuya, talagang na-busy po si Lance sa basketball. So, doon kami nagbabanding na lang po kuya. Pag may time kami sa bahay, minsan nagpa-practice kami ng basketball, kami lang dalawa. Sa bahay po kasi, lagi kami nagkukulitan. Tapos hindi po kasi ako nasanay na ganito, na siguro almost 2 months na po kami hindi nagkita. Miss na miss ko na po yung anak ko. Kaya naman kita inimbitahan dito sa bahay ko ay dahil maaari kitang mabigyan ng pagkakataon na makasama at makapiling ang iyong anak na si Lance. Yun. Salamat, kuya. Sa kasalukuyan, isang task ang ginagawa ni Lance. At kung maipanalo niya ito, bukod sa muli mo siyang makakasama, matutulungan din sila sa kanilang gagawing weekly task na may kinalaman sa basketball. Yan po talagang wish ko, kuya. Sana matulungan ko sila kahit konti man lang, baka tulong po sa kanila. 70 minutes pa! Oh, pre, para sa atin! 43! Rico na. Sino na? 44!
Matapos makuha ang kalahati ng kinakailangang puntos, may inanunsyo sa kanila si Kuya. Max! Po! Wala. Sa puntong ito, ikaw na lang mag-isa ang gagawa ng kaya task. Na, pre! Yung iba, baka kalabas na ng activity area. Pwede, pwede po kami mag-intay. Okay, pre, good luck. Love you! Oh. Ano meron? May task yun. Oh, dahil. Magpapatuloy ka sa iyong task. Sige, kuya. In 3, 2, 1, go! Bilang dagdag panghamon sa pagpapatuloy niya sa task ay 2 bola na lamang ang pwede niyang gamitin at dapat manatili siyang nakaupo kahit habang namumulot ng bola. Ah! Ay, 2 bola lang. Tapos pag nagmimintis yung 2 bola sa each, parang both sides pa pupunta. So, yun, napapagod rin ako kakahabol ng bola. Yun doon po ako pinakanahirapan po eh. Ilan na lang? 35 na lang. Sabi ko lang pa rin sarili ko, laban lang, ibaliwala lang po yung pagod kasi kung isisipin ko yung pagod, kuya, ang mabibigo talaga ako sa task ko, kuya. Bakas man ang pagod, determinado pa rin na nakapuntos si Lance hanggang sa muling may inanunsyo si Kuya. Sa puntong ito, 1 bola na lamang ang maaari mong gamitin. Sige, sige. Woo! 20 kayo. Grabe yung lagi doon. Yung mentality ko talaga ko yun na hindi po ako susuko kahit ano pang hamon ibibigay sa akin. Tara Lance, hindi ka ganito. Ah! Yung basketball team sport po siya, kailangan mo ko ng individual mental toughness mo talaga kuya para matagumpayan yung mga hamon. 10. Sa huling 8 bola, muling nag-level up ang hamon sa kanya ni Kuya. Wala ngayon sa puntong ito. 1 kamay na lamang ang maaari mong gamitin pang shoot. Bola, muling nag-level up ang hamon sa kanya ni Kuya. Wala ngayon sa puntong ito. 1 kamay na lamang ang maaari mong gamitin pang shoot. 8 shots, Lance. Come on, Lance. 8 shots. Go. 1 pa, Kuya. Doon ako pinakinabahan sa one hand na lang po, Kuya. Kinukuha ko po yung pulso, Kuya. Medyo nahirapan po ako. Kasi oo nga, sanay po ako mag-teardrop yung one hand shot po. Pero kung sasabihin mo nakaupo tapos 3 points pa, talagang ano, mapapatanong ka sa sarili mo na makaya ba to? Parang medyo mahirap to. Ay! Kuya, hirap! Pero yun po talaga, kuya. Parang mind over matter lang po talaga ako lagi, kuya. Atin to, papasok to. Last 7. 6 5 BAM! 1 pa! 1 pa! Woo! That's 4! Ay! That's 3! Woo! Ay! 1 pagit kuya!
nagawa mo ang 88 three-point shots sa loob ng 88 minutes. Ikaw ay nagtagumpay. Congratulations. Lance, po. Tulad ng napag-usapan natin, kapag ikaw ay nagwagi, magkakaroon kayo ng special advantage. Ano po yun, kuya? Matatanggap mo ito ngayon. Oy, ano yun, kuya? Sobrang saya ko po talaga, kuya, nung nakita ko siya. Hindi lang talaga ako makapaniwala, kuya. I was lost for words po nung nakita ko talaga yung tatay ko. Ah! Nung natubig. Ha? Na, nakapasok po lang dito nun. Mas ka na ni Mami. Mas na ni Mami? Hmm? Mas na si Mami? Okay, this Mami. Okay ka lang? Ha? Lance, po. Ito ang sinasabi kong kantimpala mo. Ang iyong tatay na si Roy po. Ay ang magiging coach ninyo para sa araw na to. Pari. Yung, thank you, kuya! Susunod! O, yan, yan. Switch on, switch on, MJ. Abangan mo si Lance. Oh, screen ulit. Atong sa akin, Fred. Wow! May susunod sa pagiging palaban ng greenhouse mix. Pinoy Big Backpacker. Aman! Lance. Po! Pinapahanda ko na ang iyong mga teammates. Thank you, kuya! Way! Guys, tatay ko. Ay! Hello po! Hello po! Tingin. Kasi may 3-on-3 daw, 3-on-3 na. Pero kailangan gumamit ng upuan. Oo. Hey guys, ito rin pala. Sabi ni Kuya sa game natin, siya daw magiging coach natin. Yeah! Yeah! Ay, sino maglalaro? Kami po, lima. Okay, yung lima. O sige, so practice natin, tapos may practice player muna. Nang makilala ang kanilang bagong coach, agad pumuesto ang players para mag-ensayo. Tatlo muna yung maglalaro. Defense kayo, Jamie. Ayaw mo na akong patit. Lance, dito ko muna para ma-assist mo. Gumawa din tayo ng play na doubles. Bibigyan natin ng play na ikaw sa screen mo si Lance. Ah, yes po. Oh, yes. One, okay, two, three, go. O, yan yan. Na. Yeah, yeah. Switch on, switch on, MJ. Abangan mo si Lance. Oh, screen ulit, screen ulit. Go. Next one. Sakto-sakto. My friend. Okay. I felt really inspired po kuya kasi yun parang nag-sacrifice po siya na pumunta dito. Tsaka sabi ko talaga sa sarili ko maraming matutunan ng housemates mula sa dad ko. Analyst rin po siya, nag-analyze siya kung sino yung magagaling, sino yung kailangan pa mag-improve. Sobrang swerte ko po na siya pala yung naging special advantage namin. Si Lance nagsilbing assistant coach sa kanyang daddy Roy at gumawa sila ng iba't ibang play sa court. Tawag natin doon. Tawag natin doon. Uno ha. Uno. Uno. Ay. Pati, tatawag ka uno. Okay, uno. Uno. Eyo, eyo. Huwag ka ganyan magtatawag ng play. Kaya sabihin mo lang. Pag di ba, check ball mo sa akin. Uno. Uno. Ah, okay, 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 okay. Huwag naman mo pahawakan ganun. Still yan eh. Uno, itin, words can't describe the feeling po talaga ng tatay ko kasi ramdam ko po talaga yung saya mula sa kanya, kuya, yung nakita niya po ako. Tsaka alam ko po, kuya, na proud po talaga siya sa akin. One. Four. Oras na, paano muna sa kay Roy, tatay ni Lance. Salamat po, Tito Roy. Okay, bye-bye. Akit po ka sa ito dahil pangalan mo. Siguro naman, mananalo na kayo ha. Dahil kayo praktisado kayo. Yung mga kalaban nyo, siguro di nila alam yung ganito yung game. Thank you po. Good luck sa inyo. Good luck. Thank you po. Sige, see you. Thank you po kayo, Taroy. Wow!
Lance at Roy. Pa? Ako ay nagagalak dahil naibahagi ninyo sa akin ang magandang samahan ninyo at ang inyong pamilya. Sana ay lagi mong pakatandaan na ang iyong ama ang siya magiging gabay mo. Opo, siyempre po. Sa kahit anong mangyari at siya ang laging susuporta sa iyo sa kahit anong laban. Always po kaya alam ko po yan. Muli, maraming salamat Roy sa pagbisita at sa paggabay sa aking mga housemates. Thank you din po kuya. Lance? Po. Magpaalam ka na sa iyong ama. Okay, bye-bye. Bye-bye. Abangan bukas, magbunga nga kaya ang puspusang training ng housemates para sa kanilang sitting volleyball at sitting basketball game. Uy, si Piper! Mapagtagumpayan nga kaya ng teen housemates ang kanilang weekly task? Aya! Ah!